target ng Department of Agriculture na madagdagan pa ng 169 sites para sa pagbebenta ng 29 peso per kilo na bigas. Si Crisel Pardilla sa detalye. Palalawakin pa ng Department of Agriculture ang Rice for All at P29 program na nag-aalok ng abot-kayang presyo ng bigas. Batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia na karaang buwan ng Setyembre, itinuturing na most approved na government initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Rice for All program. 82% ng mga sumagot, suportado ang programa. At sang-ayon sa layunin ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng mga naturang programa, makabibili ng tig 29 pesos na bigas ang pinakamahirap na Pilipino. Tig 45 pesos naman na bigas para sa lahat ng sektor sa 20 kadiwa store sa bansa, kabilang ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Yeah, tuloy-tuloy na isasagawa natin itong P29 at saka Rice for All. Ang target ng Secretary is 169 sites additional nationwide. So, ano to, paunti-unti na nadadagdagan. Hopefully, in the next coming days, maayos na ito. Pagsisiguro ng DA na nanatiling sapat ang supply ng bigas para sa P29 program. Yeah, yung P29, ano yan, NFA, maganda ngayon kasi talagang nakakapamili ng gusto ang NFA. At dahil tinaasa nila yung selling price nila, so nagkakaroon sila ng additional na pondo para mas marami yung kanilang mabili. So magiging tuli-tuli talaga ito yung programa natin sa P29. Dito naman sa Rice for All, dumadami rin yung mga kapartner natin, stakeholders, na gustong mag-join dito sa ating Rice for All. Samantala, nakatakdang magbenta ng 1,000 sako ng murang bigas ang National Irrigation Administration. Tig 29 pesos kada kilo o 290 pesos kada sako para sa 10 kilo ang alok galing ang mga bigas mula sa contract growing program ng NIA. Magsisimula ang bentahan sa NIA Central Office Covered Court at sa Diliman, Quezon City. Pinagdadala ng ID ang mga senior citizen, solo parent, may kapansanan at 4Ps. Kalezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.